pag-landing nila sa lugar na Haran, hindi na nakamubod. Namatay na doon si Terah at hindi na nakamubod dahil yung lugar na Haran, kapangalan ng anak niya, namatay. Pati yung pangarap niya, doon na rin namatay. Doon na rin huminto at humiyo. Pero si Abraham, may plano si Lord. At sabi ni Lord kay Abraham, hindi ka pwede niya mag-stay, move on, move forward. So nag-move forward siya, nakarating siya ang promised land. So yung tuloy pa rin natin, ang tinutuloy natin, hindi kalokohan, okay? Hindi natin tinutuloy yung kasalanan. Ang tinutuloy natin yung pangarap, yung destination, yung patutunguhan nating maganda sa buhay. Yung mga pinangarap natin dati, yun ang tinutuloy natin. Okay? So, yun po yung first topic natin. And pumunta tayo sa pangalawa. Ito naman yung kay Lot sa Sodom at Gomorrah. Hello. So ito, sabi dito, meron tayong hinimay-himay na lima. Run for your lives, do not stop anywhere, don't look back. Go to the mountains or you will die. Yung Israel, nung lumabas sila ng Egypt, ano lang eh, they're walking a little bit past, pero hindi running. Pero nung hinabol na sila ng mga Egyptian at nahati yung dagat, tumakbo na sila that time. Kaya tayo, pag may mga iniwanan tayong mga nakaraan ng mga pangit, topic natin dito, kalimutan yung nakaraang pangit. Okay? Mga pangit na boyfriend, pangit na girlfriend. Kalimutan niya na yan. Okay? Pangit ako galit. Run for your lives, dalian mo. Huwag kang babagal-bagal. Takbo. Pag meron ng distance na malayo na at sa palagay mo hindi ka na kayang abutan, tsaka ka lang mag-relax. Pero yung kabago-bago pa lang ng pangyayari, petiks-petiks ka, huwag ganun. Ang complacency nakakamatay. Kaya you run faster. And then pag malayo ka na, then you can relax. But don't stop anywhere, don't look back. Huwag mo nang babalikan yung mga kinalimutan mo na at iniwanan mo na. Abutin mo yung pangarap mo. At lahat ng pangarap pataas, walang pababa. Going up to the mountains. Pag di mo yun ginawa, you will die. Emotionally, mentally, spiritually, then physically. And lastly, today ito yung ating topic. Tuloy pa rin sa Mark chapter 4, 35, and 41. So, shall we all stand? So, nakadalawa tayong Old Testament, punta tayo sa New Testament. Mark chapter 4, ito yung time. By the way, pag binasa niyo yung Matthew, Mark, Luke, and John, magkakaiba po yung estilo ng pagsusulat. Si Matthew, tax collector, maghapon nakaupo yan sa office niya. At ang masyado niyang binibigyan ng emphasis sa kanyang mga writings about the kingdom. Dahil makabayan to na makabayang traitor, no? Kasi pag ikaw tax collector, tumutulong ka sa Roma, sa Rome. And then, si John, masyadong heavenly yung kanyang ano, the Son of God yung kanyang topic. Si Luke, doctor, ang topic niya, the Son of Man sa kanyang writings. Ito naman si Mark, hindi ko siya ito yung pamilya nito. Masyadong mabilis ang takbo ng buhay nito. Pag binasa niyo yung Book of Mark, laging immediately, lagi nagmamadali. May kilala kayong tao ganun, lagi nagmamadali. Ha? Agad-agad, patapos, kailangan gawin. Immediately, ganyan. Pero, ito yung nagmamadali na wala nakakalimutan. Kasi every detail na isulat niya, sabi mo sa katabi mo, nagmamadali pero wala nakalimutan. Okay. So, hindi niya nakalimutan, isulat, itong specific story na to, as far as I know, dito lang ito nasulat. And then, ito yung kwento, nagturo siya about the parables of many things, the parable of the mustard seed. And then, on that day, nung natapos na yung preaching niya, dumating na yung takip silim magkagabi. At alam niyo namin yung context, wala pa si Thomas Edison ng mga panahon nito, wala pa yung mga invention ng GE, wala pang ilaw dito. So sabi niya, sabi ni Mark, when the evening had come, Jesus said to them, let us go across the other side. Kung kailan gabi, at saka nagyayaan ang biyahe. Alam niyo yun? Sino mahiling magbiyahe ng gabi? Before,
Oh, so, yung mga bata-bata pa. Nung bata-bata pa ako na nasa Baguio ako nakatira. Pag pupunta ako ng Manila, ang biyahe ko madaling araw. Tapos, tulog ako sa likod, ramdam ko yung bus, Victory Liner pa yata yun. Ano pa ba yung mga biyahe ko doon? Rabbit. Ramdam mo yung ganun sa Marcos Highway dumadaan. Yung ang tulin-tulin pababa, tapos ganun. Yung, kasi ramdam mo, tumatasik sa kabilaan eh. Kukunti pa sa Hero nun. Pero enjoy ko yun, sabog kasi ako nun eh. T-trip, di ba? Sarap nun yung walog-alog yung utak mo. So, marami akong trip na gabi. Pero lately, lalo na pala nagda-drive ako, kagabi mag-asama kami ni Erickson. Ay, bubuksan kaming gawain dun sa Antipolo Upper. Yung kotse nito, talaga namang kadiliman eh. Sabi ko, di ko to kaya. Pag umulan to, di ko na makikita yung tatawid, lalo na kung nakaitim. Kaya medyo iniwa ko sa yung kotse ko dyan, Central Mall. Sabi ko, baka wala tayong ma-parking. So, ayun, ang hirap magbiyahe ng gabi. So, lately, ayoko na nagbabiyahe ng gabi. Kaya lang, ang buhay namin, gabi kami, gising. Nag-start yung araw ko, 1 o'clock. Alam niyo yun. Morning call, prayer, tapos 1 o'clock, biyahe na kami. Pag bumabiyahe kami, one time, bumiyahe kami Subic ng Mabagyo bago kami pumunta sa Saka. Naligaw talaga kami. Kasi bumabagyo, walang galaw yung GPS. Nakatira din ako sa Olongo po matagal. Pero naiba eh. So, sabi ko, hirap magbiyahe ng gabi. Tapos na nagpupunta kami Tacloba noon, ng Yolanda, ang daming namatay na mga nagdi-deliver ng relief goods dahil bumabiyahe ng gabi. At saka ng madaling araw, mga kulang sa tulog. Kaya sabi ko doon sa grupo, huwag tayo magbiyahe ng gabi. Siguraduhin natin, hindi tayo naantok para gusto natin magmadali, hindi naman tayo makaka-uwi. Diba? Kasi patay lahat tayo dahil talaga namatay doon sa Yolanda. So, as much as possible, ayoko nang babiyahe ng gabi. Ngayon. Okay? Kasi, alam niyo naman, no? Yung mata ko, di ako nagsasalamin, pero paggabi, nahihirapan na ako. Ngayon, siguro yung mga bata-bata, okay pa. Sabi ko kay Erickson, kaya mo pa yan, bata ka pa eh. Kahit diliman mo pa ng konti. Okay yan. So, pero, kung alam mo na walang kuryente sa dadaanan mo, tapos hindi ka nakakotse, walang ilaw, wala kang dalang ilaw, babiyahe ka ba ng gabi sa palagay mo? Tapos ang babiyahiyan mo dagat, naalala ko yung unang punta namin na LDO, may maatin kasi dito na kaibigan namin. Pag nandito siya, dito siya nag-church. Pinuntahan namin siya first time sa LDO. Gabi din kami dumating dahil gabi nga lagi. Dumating kami doon mga 7 o'clock. Tapos may bangka siya, sumakay kami doon. Ang payapa ng dagat, ano yun eh, April yata, no? April, payapa, summer. Talagang, akala lang namin, wala lang. Akala lang namin, maliit lang na area yon. Tapos nakikita namin yung mga isda, nagkikintaban, parang suot ko. Gumagano yun, parang mga dilis. Kita mo sa dilim ng gabi, wala kang makita, kundi yung mga isda na lumalangoy, alinaw ng tubig sa LDO. Kinamukasan, pag-gising namin, tinignan namin yung lawak, apat kami, yung mga anak namin. Pag kinamukasan, pag-gising, tinignan namin yung dagat na binaanan namin, ang lawak pala. Doon lang kami kinabahan. So, sabi ko, pampira. Tapos, ang liit ng bangka namin, buti walang alam. Nung pumunta din kami ng pinkit, ganun din gabi. Buti na lang gabi, kasi hindi namin nakita, nabangin pala yung gilid nun, tapos yung daanan namin, isang gulong. May advantage sa gabi, hindi mo nakikita kung ano yung nakakatakot. Oo. Anong gusto niya? Nakikita yung nakakatakot o hindi nakikita? Ha? Hindi nakikita. Para wala kang kalaban-laban kung may halimaw dyan, no? May kraken, bigla na lang lumitaw. So it's up to you. Ang nakakapagtaka dito sa kwento, bakit naman sa dinami-daming oras maghapon, bakit Lord gabi ka pa babiyahe? Kung kailan gabi, tsaka mo naisip mag-trip. Diba? So when the evening had come, he said to them, punta tayo doon sa kabila. Biyahe tayo. And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat. Just as he was, and the other boats were with him, and a great windstorm arose, and the waves were breaking to the boat so that the boat was already filling. Ito.
Yung Galilee, ikwento ko nga, nagbiyahe kami doon, parang yung sa El Nido, yung ano na yun, tawag nito. Kasi ano, may bundok dyan. Ito yung island. Ko alam, mahala kayo doon. So, ganun yung itsura. Ang Galilee, ganun din. Madilim, bumabiyahe ka sa gitna ng laot, biglang bumagyo. Madilim na nga, bumagyo pa. Anong gagawin mo? Tanahimik na tabi mo. Anong gagawin mo? Hindi mo alam kung anong meron sa paligid dahil walang ilaw. Hindi mo alam kung gaano kalaki na yung alon. Basta ramdam mo yung bangka nyo parang swimming pool na sa loob. At parang nangangalahati na yung lubog. Anong gagawin mo? So the great windstorm arose, and the boat was already feeling na pupuno na, but he was in the stern, si Jesus, nasa dulo ng bangka, tulog. May unan pa. And they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing? Di ka ba nag-aalala sa amin? Wala ka bang pake? Tulog ka ba talaga, Lord? Di mo malakita yung sitwasyon natin ngayon, namin ngayon?" And sabi ng Bible, "And he awoke," sa ibang translation, sa King James Version, "and he rose up," di gumising, bumangon lang, "and rebuked the wind and said to the sea, 'Peace, be still.'" Hindi niya sinabing stop, ha? Mali yun. Ang sabi niya, "Peace, be still, pumayapa ka." Hindi ko alam ang kinakausap niya rito ay yung hangin o yung puso ng mga disciple na natataranta, siguro parehas. When the wind ceased, there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Medyo matagal-tagal na silang magkakasama, pero until now, wala pa rin kayong paniniwala sa akin. Wala pa rin kayong believe. Di pa kayo elip sa akin until today. Pinag-aralan natin what is faith. What is faith? Being convinced, fully convinced. Na-convince ka na ito talaga yun. Okay? So, "And they were filled with great fear and said to one another, 'Who then is this?'" Sino to? "Who you? That even the wind and the sea obey him." Sino ka na pati bagyo kaya mong patahimikin, patigilin? Pati yung alon kaya mong patigilin? Kung si Jesus nandito ngayon, kahit bulkan, kaya niyang patahimikin. Amen. Amen? So, let's look at this story and let's see what we can pick up. Una, verse 35, "On that day, when the evening had come, he said to them, 'Let us cross over to the other side.'" Gabi. Ito nga eh, bakit naman sa dinami-dami ng oras, Lord, bakit gabi? Hindi niyo ba ito nakanong? Tanungin nyo, tanungin mo yung katabi mo, bakit kaya mabiyahe gabi? Eh, madilim. Hindi ito panahon natin ngayon, walang ilaw noon. Tapos ang babiyahian, walang mga meralco poste. Dagat to. Tapos nung time na yon, yung dagat na yon, walang mga nakatira sa paligid. Unlike today, nung nagpunta kami doon, lalaking mga hotel. Ang gaganda. Pero noon, wala. So, bakit naman paborito ni Lord yung gabi biyahe? What is night? What is darkness? Napag-aralan din natin last year. Darkness is ito, yung mga bagay na ayaw nating daanan. Darkness, ito yung mga bagay na nakakatakot. Darkness, uncertainty. It is a place of you don't know what. Anong meron doon? Di ba? Meron kantang to the unknown. Ito yun. Ito yun, di mo alam anong meron dyan. Lord, di namin alam kung anong meron dyan. Bakit tayo pupunta dyan? Yun na exciting, alam niya? Pag nakilala mo si Lord, magiging exciting buhay mo, hindi mo rin. Sabi mo sa katabi mo, makikilala mo si Lord, magiging exciting buhay mo. Hindi boring. Hindi yung panay, kain, tulog, trabaho, tulog, kain, trabaho, drama, lungkot. Eto, marami exciting na pangyayari. Yung bang, ang hirap mo nang maniwala na meron pang lalabas na maganda rito, pero meron. Yung imposible na, biglang malalagay ka sa sitwasyon na imposible, biglang magiging posible.
Ito yung exciting life. Yung life na walang problema, boring. Yung life ng problema mo, pare-parehas, pantay-pantay ang size. Hindi man lang lumalaki, hindi lumiliit, boring. Ang life na hindi boring, yung problema lumalaki. Kasi yung faith mo lumalaki, pantayan lang to. Amen? Amen. Ang buhay namin di boring. Masyado exciting and challenging. Action, action. Minsan may halong drama. This is life. Ang buhay na bumabiyahe ng gabi, madilim, malungkot, mahirap, ayaw mo, hindi mo alam kung anong meron doon. But this is the way it is. Sinabi ni Lord, bumiyahe tayo ng gabi, then anong gagawin mo? Sino ngayon ang bumabiyahe ng gabi, bumabiyahe sa kadiliman, hindi niya alam kung anong meron dyan? Taas ang kamay. You don't know what's next. You don't know what will happen. Hindi mo alam kung hinaharap mong sitwasyon, ang problema ngayon, ano kaya ang mangyayari dyan? Hindi mo naman alam kung anong mangyayari bukas eh. You don't know, we don't know, but God knows. At kung may tiwala ka sa Diyos mo na mahal ka, tatay mo, hindi ka matatakot na magdududa. Teka lang, Lord, baka magkamali ka sa plano mo. Ang Diyos hindi nagkakamali, hindi niya nature yan. God never fails. Amen. Amen. Hindi man natin maintindihan bakit gabi. Maniwala ka lang, sumunod ka lang. Dahil ang sabi nito, siya yung ilaw ng sanlibutan. Kahit pa sobrang dilim, kaya niyang paliwanagin. Sabi niya sa John 8:12, I am the light of the world. Sabi nung kanta, He is my flashlight, diba? Siya yun eh. Psalm 23 verse 4. Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kahit pa lumangat ako sa dilim, ano ba yung bali? Bali, ano yung bali? Fracture. Ano yung bali? Lambak ba? Okay. So, ang sabi nila, marami yung sasabi, itong bali na to, it's something like, ito yung lupa, may gorg, biglang lalalim yung ganun. Tapos, yung araw, hindi halos tamaan to. Dahil sa sobrang lalim nito, bandang Israel, sa Israel ito, somewhere, doon dumadaan yung mga tao, yung mga shepherd. Kasi, hindi naakyat sa bundok. Pero yung area na yun, hindi tinatamaan araw. Yung iba naman, yung bali, is bundok yan, hindi naman malalaki yung mga bundok sa Israel. Pag tinamaan ng araw yun doon, dito, madilim. Okay, madilim. Lalo na kung gabi to. Tapos, noong nasa India kami, kung kailan madilim, naglalabasan sa disyerto yung mga malalaking scorpions tsaka mga cobra. Kasi sa araw, sobrang init, hindi nila makayanan, kaya pumapasok sila sa ilalim ng lupa sa mga butas. Pero pag gabi, lumalamig yung panahon, lumalabas sila. So, itong area na to, mapanganib to, itong darkness na to, delikado to. Kung ikaw babiyahe ng gabi, delikado talaga kung wala si Lord. Kaya sabi dito ni David, nagmula ito sa verse 1, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. And then sabi niya, even though, kahit pa lumakad ako sa dilim ng buhay na to, sa dilim ng mundong ito, kahit pa nandiyan yung panganib sa paligid ko, yung kamatayan nandiyan, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot dahil kasama ko si Lord. At paano mo nalaman na kasama mo si Lord? Eh, bilim nga, nakita mo ba siya? Eh, lalo na ngayon, si Lord, hindi mo naman talaga nakikita with your physical eyes. Ramdam mo siya eh. Sabi nga ng conference kahapon, the millennials, they listen with their eyes. And they think with their emotion, with their feelings. So, hindi niya nakikita, pero nararamdaman niya. Bakit yung staff tumatapik? Oh, mali na yan dinadaanan mo. Oh, sobra yan. Oh, yung staff na to, pamalo to sa mga swahil na tupa. Pangkuha ito sa mga nalalaglag. So even that discipline, nararamdaman mo si Lord nandyan. Kinakausap ka, dinidisiplina ka, nire-rebuke ka, kinokorek ka, ramdam mo yon. At yon ang patunay na nandyan pa si Lord sa'yo.
Amen? Pag hindi ka na nakakaramdam na pinagagalitan ka, pinagsasabihan ka, nire-rebuke ka, binomorek ka, o ini-encourage ka, malamang malayo ka na. Nakakarinig ka pa ba? Nakakaramdam ka pa ba? Kung nakakaramdam ka pa, kahit madilim yung pinagdadaanan mo, andyan si Lord. Yung discipline, yung correction is a comfort for David. Hindi ito, hindi siya nagalit na, bakit mo ba pinakikialaman takbo ng buhay ko? Hindi. Those times na nasa kadiliman siya, ang dami niyang kadilimang dinaanan. Every leaders will pass through many darkness. Every leaders. And if you want to be a leader in your home, your family, anywhere, care group, church, this is the only way. And there is no other way. And minsan, itong darkness na to, hindi mo rin pinili. Nalagay ka lang doon sa kalagayan na yon, and you don't have a choice. I have so many darkness in life that I don't have a choice. Nandun na lang ako. So what I need to do, then I need to go through it. Victoriously. Tuloy lang. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, tuloy lang. Malay mo. Malaki ang plano talaga ni Lord sa'yo, kaya malaki din ang problema mo. Huwag kang matakot, kasama natin si Lord. Okay? Hindi nagbibigay ng takot ang dilim. Ang nagbibigay ng takot sa tao, yung sarili niyang guni-guni. There is no fear in darkness, only in your mind. Next, verse 35 pa rin. Sabi niya, let us cross to the other side. Let us go over to the other side, sabi ng NIV. Hanggat hindi ka nagko-cross over to the other side, wala kang mararating. Kung nandito ka ngayon, sabi ni Lord, punta ka doon. Pag nakarating ka dito, the next year, sabi ni Lord, punta ka doon. Kailangan ang buhay mo may improvement or else boring talaga buhay mo. Pag walang nagbabago, walang nag-improve, walang nade-develop, walang nararating sa buhay mo, sayang na buhay ka pa. Dumaan yung buhay mo, namatay ka, walang nangyari, walang alaala. Buti pa nga yung singaw sa, ano eh, pag sumingaw, may amoy, di ba? Ikaw, sumingaw, nawala, walang amoy, walang naramdaman, namatay na lang. Ay, patay na pala si ganito. O, anong ginawa sa buhay niya? Wala. Never miss. Sabi dito, from this side, asan ka ngayon, kailangan mong mag-move forward. Kung nasan ka ngayon, kailangan mong mag-level up. Kung nasan ka ngayon, kailangan, huwag kang makontento. There is a divine discontent sa puso natin. Hindi, alam niyo yung mga negosyante, dati intindi ko, ang gagalit nitong mga to. Meron na nitong ganito, meron ng ganito. Nangangarap pa, kasi mahirap, lalong nahihirap. Unfair ang buhay. Pero nung naging negosyante kami, naintindihan ko, teka lang, ang hirap pala maging negosyante. Madaling araw na, nagbibilang ka pa ng stocks, ng sales. Teka lang, tapos yung mga tamad, kaya pala sila mahirap dahil tamad karamihan, tulog na, nangangapa. Tapos pagising manonood lang ng TV, sakit sa ulo, sabi ko, kaya pala umaman tong mga to, sabi ng Bible, ang meron na bibigyan pa, ang wala hindi, tatanggalan pa. Kaya pala karapatan itong mga to umaman kasi masisipag to. May sakripisyo. Okay? So, hindi pwede na ngayong taon na to, ganito lang yung buhay mo, the next 2 years, ganun pa rin. Boring. Dapat nagle-level up ka. Spiritual, nagle-level up ka. Sa physical, di ba? Pogi ka noon, dapat mas pogi ka ngayon. Maganda ka noon, di ba? Kaya yung mga ex mo, na mga pangit ba, o... Maglaway ka ngayon. Ito yung iniwan mo. Di ba? Di ba ganong banat? Hindi yung iniwan ka, lalo kang pumangit, dahil nagdrama ka, kawawa ka, lugi ka. Di ba? Kaya magpaganda ka, magpapogi ka, di ba? Hello? Para pagdating na araw at nakita ka, sayang. Sayang. Sayang na sayang. Kailangan mong i-level up sarili mo. The better you. Every day, every week, every month, every year, dapat nag-improve ka. Sa lahat. Sa lahat. Yung memory verse mo, dapat hindi lang dyan 316. May 17 na. Dapat nadadagdagan. Okay?
Huwag pa na yung material yung nile-level up natin. O yung cellphone ko, Apple na kayo. Dati Nokia lang yan. Hindi ganun. Unahin mo spiritual. So, from here to there, you set a goal. Dahil kung hindi ka intentional sa paglalagay ng goal mo, hindi ito mangyayari automatically. You need to be intentional na dito ako ngayon, magsiset ako ng goal dito. Yung iba ayaw mag-set ng goal kasi ayaw mabigo. Teka lang, sa bagay, mas madaling tumira ng walang target at pag binaril mo na, nagsushooting po ako eh. Pag binaril mo na, kaya pinana mo na, tsaka mo binugan, oh bullseye. Diba? Baliw ka nun. Tsaka mo nilagay yung target kung kailan ka tumira. Yan yung mga taong walang nararating sa buhay. Takot magkamali. Okay? Huwag mong piliting magkamali, pero pagkakamali ay normal. Kabiguan ay normal. Dati sabi ko nga, the more failure you have, the more key you have because failure is the key to success. Mas marami kang failure, dami mong susi para magtagumpay. Bakit kami nagtagumpay? Dami naming susi. Ang dami naming susi, dami naming palpak. Pero when we fall down, we pick up something, we learn something, and we move on. Sabi mo sa katabi mo, pick up something and move on. We need to move forward to the other side. Hindi pwedeng nandyan ka na lang lagi. Ilang taon ka nang nandyan, ilang buwan ka nang nandyan, panahon na para kumilos at lumipat naman. Panahon na para i-level up mo yung buhay mo. Move on. Minsan, sometimes you don't need to know exactly where we are going. Kailangan may vision, kailangan may pangarap, may goal kung saan tayo pupunta. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na pag sinabi ni Lord, go, go lang. Hindi mo alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta. Ang mahalaga kung sino yung sinusundan mo. Pag sinusundan mo si Lord, di ka maliligaw. Pag sinusunod mo si Lord, di ka mawawala. Pag sinusunod mo si Lord, di ka mapapahama. Maraming mga season sa buhay namin, di namin alam. Dati nag-networking kami. Pagdating namin ng Pilipinas from India, wala kaming work, wala kaming bahay, wala lahat. Kasi hindi naman intention na tumira na kami dito. We need to go back to India. May bahay kami doon, nandun lahat yung gamit namin. Kaso binan kami ng embassy. Nalaman na missionary kami. So hinarang kami. Pag dadating kami sa embassy, sinasara yung gate. Para kami si Moses na makipag-usap kay Pero tapos ayaw makipag-usap. So, ang nangyayari, hindi kami nakabalik ng India. Tapos yun, na-involved sa mga kung ano ng business, networking kami. And then kalagitnaan ng networking na kumikita na kami ng malaki. Biglang sabi ni Lord, stop. Ayun, yun. Doon ko lang narinig si Lord na stop. Sabi niya, stop. Go back to India, 2003. Sabi ko, teka lang. Ang dami ko requirements na hiningi kay Lord para makabalik isa-isa. Lahat binigay. Nakabalik ako ng India 2002. 2003, bumalik ako dito. Tinayo itong church na to. Nagsimula itong church na to. So yun, yung mga time na hindi ko alam kung anong mangyari, bakit. Pero tuloy lang, sunod ka lang. Kasi pag nagsalita, kilala mo at alam mong tama, wala kang choice kundi sunod. Bisan yung mga anak, hindi alam kung ano sinasabi ng magulang. Ayaw nila maniwala at hindi nila naintindihan. Sumunod ka lang. Pag mahal ka ng magulang mo, hindi kayo papahamak niyan. Amen. Pag mahal ka ni Lord at inutusan ka, hindi kayo papahamak ni Lord. Lagi ang plano ni Lord sa atin, maganda at mabuti. Amen. So, hindi mo kailangan alamin lahat. Sumunod ka lang. Period. Verse 36. Leaving the crowd behind. Sa biyaheng ito, bawal ang extra baggages. May mga eroplano. Pag international flight kami, kahit malalaki yung luggage namin, punta kami Israel, lalaki na nga ng luggage namin, apat. Nakabili pa kami doon sa desierto. Miss desierto, may nagtitintay. No? Laki. So, pasok lahat yun. Pero, nung nagpunta kami ng Coron, alam niyo naman yung mga sasakyan papuntang Coron, Palawan, boka-boka. Aguro yun pala, aguro yun. Ang liliit, pati yung hand carry mo, may sukat. Hindi pwedeng lalagpas ng mga luggages na yung hand carry pang international na daling ilagay doon. Hindi kasha. I-check-in mo. Sa biyaheng ito, ganun. Dahil ang biyaheng ito, mahirap. Walang baggages na allowed. No extra baggages allowed. Sa biyaheng ito ng buhay, ng pangarap mo, biyahe para kay Lord, hindi pwedeng
sama-sama kayo. Marami kang iiwanan. Marami kang crowd na iiwanan. Alam niyo, eagles fly alone. Kung agila ka, hindi ka nakikipagtropa sa kung ano-ano. Yung mga tao na kailangan mabuhay na maraming katropa, pinsan kausap, hindi yan agila, pugo. Nakita na kayo ng pugo ng taas lumipad? Nakita kayo? Wala eh. Kaya yung mahilig magbarkada, tapos may asawa na nagbabarkada pa, pugo. Ang agila, lumilipad mag-isa. Kung may kasama man yan, syota niya yun, jowa niya, asawa niya, at faithful lang yan sa one. Ang mga agila, faithful sa one. Sana, agila yan. Kung gusto mong may marating sa pangarap mo, sabi nga nila, it's lonely at the top. Actually, it's not lonely at the top. It's quiet. Kokonti lang kasi yung nandun. Kokonti lang yung nagtatagumpay dahil maraming tao, maraming ayaw iwanan. Hindi maiwan si ganito. Hindi maiwan si ganyan. Hindi maiwan yung ganito, ganito, ganito. Ang daming dapat iwan na ayaw niyang iwanan. At dahil hindi mo maiwan, di ka makarating dun. Sa patutunguhan mo. Marami kang dapat isakripisyo para maabot ang pangarap mo. Okay? Marami kang dapat isakripisyo para makasunod kay Lord. Pero it's worth it. Pag naabot mo to, ay naku, kami ang dahil namin yung pinangarap. Sino sa inyo gusto makarating na Maldives? Nasa ngayon? Na hindi pa nakarating? Tokyo? Osaka? Phuket, Thailand? Israel? Yun yung mga pinuntahan namin at marami pa kayo. Ngayon, gusto nyo yun, daanan nyo, hindi daanan namin. Tiisin nyo yung mga tiniis namin. Magsakripisyo kayo. Gusto nyo ng bahay na animang kwarto, tatlo siya. Yun yung bahay namin. Gusto nyo yung tatlo sasakyan. Bago kami nakarating doon, ang dami naming iniwan. Ang dami naming binitawan. Ang dami naming sinakripisyo. Hindi ka pwedeng kumuha ng bagong ito kung meron kang hawak ditong luma. May bibitawan ka para makuha mo ito. Para makuha mo yung pangarap mo, may dapat mawala dito. Para magkaroon ka dito, dapat mawala ito. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng sabay. Okay? Hindi pwedeng akin to, akin din to, hindi pwede yun. Kailangan may bibitawan ka. At dito, hindi isa lang, marami, the crowd. The crowd, leaving the crowd behind. Kung gusto mo may marating sa buhay, may dapat kang iwanan at minsan marami sila. Hello. Kung yan, relasyon mo. Hindi nakakatulong sa buhay mo para nga lumago at mag-improve, bitawan mo yan. Kung yan, even the work, kung yan trabaho mo talagang hindi na nakakatulong sa development ng pagkatao mo, nagiging halimaw ka na tuwing gigising ka ng umaga at yung boss mo talaga naman, tormentor, eh mag-pray ka na. Mag-pray ka na. Huwag kang magtiis dyan. Pag sinabi ni Lord, go, go ka na, huwag ka na dyan. Pero pag sinabi ni Lord, stay, stay ka. Tandaan nyo, ang sinusunod natin, hindi emotion. Kung anong sinabi ni Lord. You go through darkness or light, basta sinabi ni Lord, you go through it. Pero kung ayaw ni Lord, dumaan ka sa light, huwag kang dadaan. Kung ayaw ni Lord, dumaan ka sa darkness, huwag kang mag-usa. Ang sinusunod natin, si Lord. Anyone and anything that hinders you to fulfill God's purpose for your life, you must leave them behind. Must. It is a must. Sabi mo sa katabi mo, kailangan pa. Pero sayang, di ba? Sayang. Huwag ka mang hinayang sa mawawala. Dahil lagang pinapalit ni Lord, mas malala, mas sobra dyan, mas grabe dyan, mas matindi dyan. Amen? Amen. Hebrews 12:1, let us lay aside every weight and sin, which clings to so closely, and let us run with endurance the race that is set for us.
Hindi ka pwedeng tumakbo na ang dami mong bitbit, lalo kung runner ka, no? Sprint, marathon. Parehas, ang suot nila talaga sobrang nipis. Para magaan, mabilis ang takbo mo. Hindi ka pwedeng tumakbo sa buhay na to patungo sa mga pangarap mo at sa gusto ng Diyos sa buhay mo kung maraming pabigat. Binanggit dito, wait and sin. Yung wait, hindi naman ito kasalanan per se. Yung sin, kasalanan talaga to. Wala nang usapan dito, kailangan mong bitawan yan. Kailangan mong itigil yan. Kailangan mong kalimutan yan. Pero yung wait, hindi ito kasalanan. Pero, pag hindi mo ito binitawan, mga taba-taba ito. Excess. Kilos. Hindi. Ano to? Yung mga kunyari, naglalaro ka lang ng cellphone. Masama ba maglaro ng cellphone? Ng ML? Paalala mo kaya? Hindi yun masama, di ba? Hindi. Mobile? Hindi naman masama maglaro. Mag-YouTube? Hindi masama. Pero maghapon ka na, yan lang ginagawa mo eh. Masama na yan. Weights na yan. Pabigat na yan. Kinukonsume mo, nilalaman yung oras mo. Yung productivity mo, nawawala. Facebook, kung magbasa ka ng timeline, 3 araw kasi ang dami mong friends. Ano ba yan? Masama ba yan, Pastor? Hindi. Kaya lang 3 araw ka na, oh. Dugo-dugo na yung mata mo. Manood ng Korean novela, masama ba? Hindi. Kaso kinain ka na ng Korean pop? Lay aside every way. Lahat ng hadlang, kasalanan o hindi kasalanan, pag nakakastorbo na, nakakapagpabigat, nade-demoralize ka na, nawawalan ka na ng gana sa pangarap mo, itigil mo na yan, hindi yan nakakatulong sa'yo. Hindi na nagagawa yung dapat mong gawin araw-araw, yung pangarap mo unti-unti naglalaho, bitawan mo na yan. Amen? Amen. Next, verse 36. They took him, Jesus, with them. Don't sail without a captain. Kahit maliliit yung mga banggang sinasakyan namin, Maldives, sa Palawan, may captain silang tinatawag. Yun yung nagpapatakbo ng barko o ng bangka. At alam niya yung pasikot-sikot doon. Pag wala yung kapitan ng barko, at tripulante lang ang nandun doon, malamang sa malamang, wala pang kalahati yung biyahe niyo, lumulubog na kayo. Sabi ng Hebrew, Jesus is the author and the captain of our salvation. So, sa biyahe ng buhay na to, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng yung gusto mo lang. Hindi pwedeng wala si Jesus. Kailangan kasama si Jesus sa bawat biyahe ng buhay natin. Kailangan kasama si Jesus sa bawat decision mo. Kung ikaw lilipat ng trabaho, tinatanong mo si Lord, Lord, dapat ko bang lipatan tong trabaho ito? Sasagutin mo to, naliligaw sa'yo, magpapakasal kayo, Lord, ito ba talaga? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Hindi pwedeng ikaw. Kasi, nung tinanggap mo si Jesus, hindi lang Savior, Lord din. At pag sinabing Lord, Kurios, sa Greek, ibig sabihin, siya nagmamay-ari sa'yo, master mo. Wala kang karapatang magdesisyon sa pera na hindi sa'yo, sa buhay na hindi sa'yo, kanya yan. Kaya lahat tinatanong, pati nga pagbili ng gamit, tinatanong ko, Lord, pag may nakita akong ganda, Lord, ganda-ganda talaga sa gamit na to. Gusto kong bilhin itong sapatos na to. Tinatanong ko si Lord eh. Tapos pag hindi ako sigurado, iwanan ko muna. Lord, pagbalik ko yan, nandyan pa, at ganyan pa rin yung presyo, bibili ko. So, may mga ganun akong usapan. Kaya hindi pwedeng nagdi-decision ka sa buhay mo nang hindi si Lord kasama. Huwag kang magbiyahe nang wala si Lord. Hindi kasama si Lord. Huwag kang mag-decision nang hindi kasama si Lord. Sasamlay ka lang. Pagsisisihan mo yung decision mo. Okay? May mga decision na parang pangit sa simula, pero sabi ni Lord, ito, pangit sa simula eh. Madilim eh. Darkness eh. Pero sa dulo, gumanda eh. Maraming plano, ang ganda sa simula, sa dulo, sa blay. Kasi wala si Lord doon. Exodus 33:15-16, sabi ni Moses, if your presence will not go with thee, do not bring us up. 2 beses ito sinabi. Dito sa portion na to, sabi niya dito, for how shall it be known that I have found favor in your sight, and I, your people, is it not in your going with us that we are distinct?
I and your people from every other people on the face of the earth. Lord, pag hindi ka sasama sa biyaheng ito, kahit promised land pa yan, kahit masagana pa yan, kahit abroad pa yan, kahit malaki pa sahod dyan, wala ka naman dyan, Lord, hindi ko yan pupuntahan, hindi ko yan tatanggapin yung offer na yan. Pag hindi ka nagbigay, Lord, ayoko. Kahit maganda pa yung offer. Kahit promised land, sabi ni Moses. Bakit? Kasi Lord, yung presence mo ang nagiging dahilan para kami distinct. Ibig sabihin kami yung peculiar, iba kami, ibang klase kami, angat sa iba. Anong kaibahan? Lahat tayo sa mundong ito, Christian o hindi Christian, dumadaan sa pagsubok, problema at maraming mga kalungkutan at kabiguan. Anong kaibahan ng mga Christian? May Jesus. Na along the way, na dumadaan ka sa darkness, kaya mong dumaan sa apoy na hindi nasusunog. Samantalang yung walang mga Jesus, pagdaan sa apoy, abo. Depressed. Wasak ang buhay. Pag tumaan sa mabigat na problema, namatayan, nagkagulo, nagkaiwalay. Wala na. Wala ng pag-asa, hindi na makarecover. Pero yung mga tao na may Jesus kasama sa biyahe, dumadaan pa din sa mas mabibigat pang ang problema, pero kinakaya. Kaya, kasi may kakampi tayo. Yun ang distinction, yun ang kaibahan. Teka lang, para sa tayo may problema, bakit ang saya-saya mo? Jesus. May Jesus ako eh. Di ba parehas lang tayo na wala ng trabaho, pero bakit okay ka pa? May Jesus ako eh. Yun yung mga panahon na nakakapag-witness ka sa iba. Nakaibahan, kaibahan ito eh. Parehas lang tayo nabigo, pero bakit ikaw ay nakaya mo? May Jesus kasi ako. Ikaw na meron, religion. Ah, okay, religion. Iba yung religion sa Jesus. Religion is institution. Jesus is a person, the Son of God. Amen? Amen. So pag wala ka, Lord, wag na lang tayo pumunta dyan kahit anong ganda pa niyan. Wala ka doon eh, kailangan ka namin. Paano malalaman ng mundo na kaiba kami kung wala ka? Ang nagbibigay ng dahilan para tayo maging kakaiba, yung presensya ng Diyos na nakatira sa atin. Kaya nga tayo poging, di ba? Presence of God inside. Di ba? Yun ang kaibahan. So don't go on with your life without Jesus. Huwag na huwag kang babiyahe. Huwag na huwag kang gagawa ng mga major decision in life na hindi mo na konsulta si Lord. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Never do that. Habang buhay mo, pagsisisihan yan. 37, habang sila'y bumabiyahe, gabi na nga, madilim pa. Biglang bumagyo ng malakas. Lagi ko itong sinasabi, pag ikaw pupunta sa magagandang lugar, ang hirap puntahan. Lahat ng mga nabanggit kong lugar, sakripisyo yung pagpunta namin. El Nido, first time namin pumunta. Nakatatlong punta na kami. Yung first time talaga naman yung buhok namin, panay pulbus. Dahil wala silang karsada noon, panay alikabok. Tapos ang nasakyan naming bus, hindi aircon. Kasi hindi namin alam. Tapos sinakyan namin bangka, ang liit-liit. Lawak ng dagat. Pero nung pangalawang punta na namin, natuto na kami. Kaya nga every time na may mali kami, natututunan kang bago. You make it better the next time around. So, a worthwhile journey will never be easy. Ang biyahe na maganda yung patutunguhan, hindi madali. Mas malaki ang pangarap mo sa buhay, mas malaki yung sakripisyo mong gagawin. Mas malaki yung pupuntahan mo, mas mayamang lugar, mas mahirap, marami kang gastos na gagastusin. So, nung sila'y bumiyahe, sabi dito, there arose a great storm of wind and the waves beat into the ship, King James Version, so that it was now full. Sabi doon sa NIV, a furious, pag sinabi furious, ano yan? Ano sa dictionary furious? Nanggagalit? Galit, di ba? Fury, yung pang galit na galit. Alam niyo yung squall? Squall? Yung ginagamit ng mga karpintero, squall. Squall means a violent storm. Furious na, violent pa. NIV version. Imagine mo to. Pag ikaw may pangarap, may mga hindi natutuwa sa'yo, pati bagyo hindi natutuwa. Pag ikaw may aabutin sa buhay nyo, number one ang kalaban mo, demonyo. Pag ikaw laging tinitira ng demonyo, malamang maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Pag ang daming hadlang sa pangarap mo, malamang yung pangarap mo.
It's worthwhile na pangarap. Okay? Pag nahihirapan ka, abutin yung pangarap mo sa buhay, yung gusto mong sumunod kay Lord, nahihirapan ka, ang demonyo ayaw ka naman kasing sumunod sa kanya. Ang demonyo ayaw kang magtagumpay. Ang demonyo ayaw kang maging successful in life. Gagawin lahat ng demonyo, magkakatawang tao pa yan, magkakatawang syota yan minsan, boss, katawang kaibigan, no, para ka lang i-discourage. Iwan mo na yan, huwag na ituloy yan, walang mangyayari dyan. Damay-damay tayo rito, mga kamotigang. Diba? Huwag kang makikinig dyan. It's your life. If you don't run, you will die. You run for your life. Ang biyahe, ito yung paradox ng buhay. Lahat na masarap puntahan, mahirap puntahan. Kung hindi nyo naintindihan to, i-quiet time mamaya kung pray kayo. This is a paradox. Mahirap puntahan, ang masarap puntahan. Pag mahirap na, tutuloy ka pa ba? Tanungin mo yung katabi mo. Pag yung pangarap mo at pagsunod kay Lord, nahihirapan ka na, hindi na maganda nangyayari, madilim na, umalon pa, bumagyo pa, lulubog na halos yung buhay mo, yung bahay mo, pamilya mo, tutuloy ka pa. Tanungin mo yung katabi mo at maghintay ka ng sagot. Pag kinakausap, kailangan sumasagot kasi bastos hindi sumasagot. Tutuloy? Tuloy pa rin? Tuloy pa rin? Tuloy. Dahil kung aatras ka, ganun din kalayo, babiyahin mo. O, dumiretso ko na lang. Naalala niyo yung lumangoy, pupunta ng Mindoro, galing ng Batangas kasi pumutok yung bulkan. Langoy siya, kalagitnaan, napagod. Sabi niya, hindi na lang ako pumunta ng Mindoro, balik na lang ako sa Batangas. Lumangoy pabalik. Yung distansya, papunta at pabalik, pares lang. Talino, di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matalino ka. Sabi mo, matalino ka, hindi mo gagawin yun. Talino ka. Verse 39, nung dumating yung great storm, sabi ng 39, after a great storm, there will be great calm. Tandaan nyo ito, pag may malakas na bagyo, may kapayapaan katapos nito. Great testing means great blessing. The greatest the trial, the greatest the blessing. Great battle means great victory. Mas matindi yung laban mo ngayon, ibig sabihin may tagumpay na matinding nag-aantay sa'yo. Kung mananalo ka. Kung papasa ka sa testing, kailangan pumasa ka. Great darkness leads to great light. Sabi nga, the darkest part of the night is the hour that nearest to the dawn. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi, yung mag-uumaga na. Pag yung buhay mo parang padilim ng padilim ng padilim ng padilim, ibig sabihin magliliwanag na yun. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin kay Lord at sa layunin ng Diyos sa buhay natin kahit anong mangyari. And lastly, verse 38, God never sleep. Sabi nila, tulog si Jesus. Pero pag pinanood niyo yung Jesus the movie, umaagos na yung tubig sa mukha ni Jesus, tumatasik yung alon. Mapatakan ka lang ng tubig na malamig, gigising ka kagad. It is impossible na tulog si Jesus at that moment. Kaya nga ang intindi ko, si Jesus, nakaganon, pero yung mata niya nakadilat konti. Tinitingnan yung mga disciple habang dumadaan sa problema at pagsubok kung ano ang magiging reaction. Nakaganon si Jesus. Tingnan ko nga si ano, si Maki, kung anong gagawin. Si Erickson, si Ray, si Raymond. Nakaganon si Jesus, tinitingnan yung reaction niya habang binabagyo kayo. Tayo, si Berhel. Saka sa Tataranta, mga fishermen to, sanay ito sa dagat. Ang lalaki ng katawan nito, biglang na-nervyos, nag-panic. Si Jesus, nakaganon at tinitingnan sila. Oh. Alam mo, minsan yung problema mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Si Lord nakatingin lang sa'yo, nangingiti eh. Oh, tinitingnan si Termiting, ano kayong reaction ni Arte ni Witting. Nakaganon si Jesus. Alam mo kasi ni Jesus kung anong gagawin. Tayo hindi.
No? Sabi dito, he was sleeping. Hindi siya tulog. Sabi ng Psalm 121, sabi din ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Hindi. Ang Diyos nagpapahinga pero hindi natutulog. Dahil ang tulog, di naman talaga yan literally. Pahinga, pwede ka nakatulog pero hindi ka nakapahinga. Ang pahinga, yung wala kang ginagawa. Si Lord nagpapahinga pero hindi natutulog. Behold, he who keep Israel will neither slumber nor sleep. Dahil ang tulog kailangan para hindi ka mamatay. Eh ang Diyos hindi namamatay. Hindi kailangan tulog. Kailangan niya magpahinga para ituro sa atin na kailangan nating magpahinga. The Lord never slumber and neither sleep. Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo na akala mo si Lord tulog, hindi siya tulog, andyan lang siya. Okay, God never promise a smooth journey, but He promised us a sure arrival. Sigurado to. Hindi tayo pinapangakuha ng Diyos na biyaheng walang problema, walang pagsubok, walang hassle. Walang pangako ang Bible na ganun. Pero ang pangako ng Lord, ang pangako ng Biblia, anak, huwag ka lang bibitaw sa akin, huwag ka lang lulundag palabas ng bangka, makakarating tayo sa patutunguhan natin. Maabot mo yung pangarap mo, huwag ka lang bibitaw sa akin. Huwag ka lang lulundag palabas ng bangka, malulunod ka, kapit ka lang sa akin, makakarating tayo dyan. Amen? Amen. Huwag ka lang bibitaw, tuloy ka lang. Sigurado, mararating natin. Tapusin ko lang ito. Why they panic? Una, yung dinaanan nilang bagyo, ibang bagyo. Sanay na sila sa mga ordinaryong problema, may wala tayong pambayad sa tubig, kuryente, okay ka na yan eh. Sanay na. Pero pag may dumating na medyo mabigat, yan, nakakapanik yan, nakakataranta yan. Noon, araw, usong-uso, pag may mga ganyang kalamidad, ang mga tao nagpapanik. Yung may pera, nagpapanik buying. Yung mga walang pera, panik lang. Walang buying. Hindi kasi ordinary yung bagyo. Tapos sabi nila kay Jesus, sabi ng Bible, natakot sila. Tandaan niyo yun, tinuro ko ito ng nakaraan. Fear and pain cannot go together. Cannot sit in one chair. Pag may takot ka, wala kang pain. Kaya pag nanonood ka lagi ng mga nakakatakot na movie, ang faith dinudurog ng pinapanood mo. So you don't have, they don't have faith until then. At ang sabi doon, si Jesus nakahiga, natutulog sa stern. This is the last part of the boat. Dulo. Pag si Lord lagi na lang kulelat sa schedule mo, huli sa buhay mo, lagi kang absent sa prayer meeting, hindi ka umaattend ng mga care group, si Lord laging huli. Ang dami mong pinaprioridad sa buhay pag dumating yung matinding bagyo sa problema mo, nga ka talaga. Magpapanik ka talaga. Kaya kung ayaw mong magpanik, unahin mo si Lord araw-araw. And they have wrong perspective about Jesus. Sabi nila, you don't care? Lord, you don't care? Hindi ka ba nagmamalasakit? Alam niyo, sabi ng Bible sa Peter 5:7, cast all your care to Him because He cares for us. Kung ibinigay nga niya yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak dahil sa pagmamahal sa'yo, mahal ba niya yung anak niya? Of course. Pero mahal ka niya eh. Binigay eh. Kung kaya niyang ibigay yung Jesus na yan, nakakaisa-isa niyang bugtong na anak, dahil sa pagmamalasakit sa'yo, how dare you question Him? Lord, mahal mo ba talaga kami? Ganito yung human tendency pag dumadaan tayo sa mabibigat na problema, we question God. Pero ito, intindihin nyo yung tamang perspective. Mahal ka ni Lord kahit ano pang kalokohang ginawa mo until now. Amen. At kaya ka umabot until today dahil sa pagmamahal na yan. Dahil sa pagmamalasakit na yun, ilang beses ka nang munti kang mamatay, sabi ni Bamboo, di ba? Pero ay anting-anting mo si Lord. Buhay ka pa ngayon. Hello? Itama mo yung perspective mo. You don't care? Jesus cares. Kaya lang He move in His own mysterious way. Not on your own term. May term si Lord na kailangan niyang gawin ito, hindi sa gusto mo, hindi sa timing mo, sa timing niya. Amen? Amen. Don't question God because He is more intelligent than us. He is omniscient, omnipresent, omnipotent God. At sabi nung kanta,
He knows the depths of your heart and He loves you the same. Alam niya yung kalokohan mo eh. Alam niya yung kahihiyang ginagawa mo eh. Pero mahal ka pa rin. Then you will ask, you will dare to ask, Lord, don't you care for us? That's tendency. Kung meron tayong ganong tanong, bawiin agad natin. Ako nagtanong din minsan. Pero agad ko kinakambyo kasi may experience ako with this God. Kilala ko tong God na to eh. Dami namin pinagsamahan at pinagdaanan. Kaya marami pa tayong dadaanan. Itama niyo yung perspective niyo about Jesus. Tapos ito pa. Si Jesus na sa loob ng bangka, hahayaan kaya niyang lumubog yung bangka kasama siya? Ikaw, hahayaan mong masira yung bangka o lumubog yung bangka eh nandun ka din? Alam niyo yung mga talangka mentality na hindi bali magkanta sira-sira tayo, damay-damay tayo. Hindi ganun si Jesus. Natutulog daw si Jesus dyan. Nagkakagulo yung mga alagad dito. Lulubog yung bangka. Ayaw ba ni Jesus lumubog kasama siya? Alam mo, ang dami mo nang ginawang kalokohan. Ang dami mo nang ginawang kalokohan. Pero nandito pa rin tayo. Hindi ka pa rin pinapahiya ng Diyos. Bakit? Kasi damay siya dun eh. Damay siya dun. Kaya kung akalain mo, Lord, bakit hindi ka nagmamalasakit? O ako si Jesus, natagkuntong ka ba? Nandito ako eh. Pag lumubog ka, lulubog din ako. Hindi ko hayaang lumubog ka kasi damay ako dito. Kaya nga sabi ng mga Old Testament prophet, Lord, for your name's sake, alang-alang sa'yo. Damay ka dito, Lord eh. Kaya ganun si Lord, alang-alang sa kanyang pangalan na tinawag ang Christian, small Christ, hindi niya hayaang masira buhay mo unless nagpipilit ka talaga. Hindi hahayaan masira ka, mapahamak ka, bumagsak ka. Hindi hahayaan ni Lord dyan. Kasi kasama siya doon. Nandyan siya sa'yo. Amen. Kaya pag dumadaan sa problema, Lord, kasama ka dito, Lord. Damay-damay tayo rito. Alam ni Lord dyan. Kaya hindi ka niya hahayaan lumubog. Amen. Hindi ka niya hahayaan lumubog. Lastly, hindi talaga nila kilala si Jesus. Sabi nila, sino ba to? Pati bagyo, pati alon, kayang patigilin. Pag ikaw ganito, magpapanik ka talaga. Yung faith mo, hindi mo na-develop. Si Jesus, laging huli sa schedule mo. Ang tingin mo kay Jesus, nagmamalasakit lang pag binibless ka. Pag may problema, hindi na siya nag-care sa'yo. Tapos, hindi mo siya personally kilala. Ito, magpapanik ka talaga. Tapos kung wala kang pera, panik lang, walang bahay. Kawawa ka naman. Amen? Amen. So, pumiyahin tayo kasama si Lord, maniwala tayo, makakarating tayo sa patutunguhan natin. Amen. Amen.